Mga idol, tatlong magkakasunod nga po natalo ang natikman ng Los Angeles Lakers sa huli nilang mga laro sa Disney World na siyempre hindi nila nagustuhan. Kaya ngayong papalapit na nga po ang NBA playoffs, may isang napakahalagang bagay nga po na ipinangako si Anthony Davis kay LeBron James at sa kanyang kupunan na Los Angeles Lakers. Yan nga po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan na rin nga po natin mga idol ang balitang pinagmumulta na nga po ng NBA si Draymond Green dahil sa kanyang ginawa kay Devin Booker. Ano kaya ang kanyang naging reaction dito? Huwag na rin nga po natin palagpasin pa ang pitong napakahalagang naganap na laro ngayong araw sa seeding games ng NBA na nakaapekto sa NBA playoffs. Kaya tara na't umpisahan na natin to mga idol. Siyempre mga idol, bago nga po tayo magpatuloy at mag-umpisa ngayon dito sa ating pinaka-latest video ay isang malaking shoutout muna sa lahat ng laging sumusuporta dito sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Siyempre, huwag niyo na rin kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, J-Zone TV. So tara na't ipagpatuloy na natin ang ating pinag-uusapang topic ngayon dito. Ilang araw lang nga po matapos matanggap ng Los Angeles Lakers ang sunod-sunod nilang pagkatalo, maraming mga katanungan na nga po ang natanggap ng kupunan bilang nangunguna sa Western Conference. Bali, 2 wins at 4 losses lang nga po ang record ng kanilang team sa seeding games at bilang pinakadominanting kupunan nga po ngayong regular season. Isa na nga po itong nakakadismayang katotohanan para sa kanila, especially sa kanilang head coach na si Coach Frank Vogel. Pero hindi naman nga po dito nagpadaig at nagpatinag ang kanilang best player na si LeBron James na nagpahayag pa ng positibong mga salita para sa kanya mga teammates. Ayon nga po sa kanya, huwag na nga po silang mabahala pa sa mga pangit na performance na nakikita ng mga tao bagkus mas lalo nilang dapat pagtuunan at pagtrabahuan ang kanilang mga ginagawa habang walang nakakakita. Agad naman nga pong nagbigay ng responde dito ang kanyang teammates na si Anthony Davis na ipinangako pa kay LeBron James at sa buong Lakers na nasa likod lang nila siya palagi at handang gumawa ng paraan para manalo. Dagdag rin nga po ni Davis na sinisigurado na nga po niya na makakabawi sila sa mga susunod na laban upang mapawi naman ang pagkabahala ng kanilang mga NBA fans sa nangyayari ngayon sa kanilang prangkisa. Dumiretso na nga po tayo mga idol sa inilabas na balita ngayong araw patungkol kay Draymond Green. Gaya nga po ng inaasahan natin sa NBA, pinatawa na nga po nilang multa si Draymond Green na nagkakahalaga ng $50,000 o umaabot ng 2.5 million pesos sa ating bansa dahil sa kanyang naging pahayag tungkol kay Devin Booker na pinag-usapan na natin dito sa ating channel noong nakarang araw. Sa mga hindi nga po dyan nakapanood ng ating video, nagbigay lang naman nga po ng pahayag si Draymond Green na nararapat lang nga pong umalis si Devin Booker sa kanyang kupunan na Phoenix Suns. Nasobrahan nga po siya doon sa kanyang pagbibigay ng opinyon at hindi niya na nga po namalayan pa na nilabag niya na ang pinagbabawal na rules ng liga na panghihikayat sa manlalarong mayroon pang kasalukuyang kontrata sa kanyang kupunan kahit ito man ay sinasadya o hindi. Bagamat ganun na lang nga po mga idol ang desisyon ng NBA, tinawanan lang nga po ni Draymond Green ang balitang ito matapos mag-post siya sa kanyang social media account na emoji na tumatawa. Mali naman nga po talaga mga idol ang ginawa ni Draymond Green dahil malinaw nga po ang rules ng NBA patungkol dyan, kaya kahit man nga po may hindi normal na nararanasan ng liga ngayon, patuloy pa rin nga po silang nagiging patas sa kahit anumang kupunan dahil ang ginawa nga po ni Draymond Green ay isa talagang malaking problema at disadvantage para sa mga maliliit lamang na market katulad ng Phoenix Suns. Syempre, hindi na nga po matatapos ang araw na ito na hindi ko ipinapaalam sa inyo ang buong mga naganap na laro ngayong araw sa seeding games at anong epekto nito sa magaganap na NBA playoffs. Una na nga pong nagbakbakan ay ang kupunan ng Oklahoma City Thunder laban sa Washington Wizards na nauwi sa score na 121-103. Panalo ang Oklahoma City Thunder. Sinira naman nga po ng Toronto Raptors mga idol ang pag-asa sana ng Memphis Grizzlies na masigurado ang ika-8 seed sa Western Conference matapos talunin nila ang Memphis sa score na 108
299 habang opisyal naman nga pong natanggal at nalaglag na sa pagkuha ng pwesto sa playoffs ang kupunan ng New Orleans Pelicans matapos matalo sila ng San Antonio Spurs sa score na 122-113. Sinundan pa nga po ito ang mga idol ng pagkapanalo rin ng Portland Trail Blazers kontra sa Philadelphia 76ers sa score na 124-121. Laglag na rin nga po mga idol sa standings ang kupunan ng Sacramento Kings matapos ang mga nangyari ngayong araw at ang pagkatalo rin nga po nila laban sa kupunan ng Houston Rockets. Napanatili rin nga po ng Boston Celtics ang kanilang init ng talunin nila ang Orlando Magic sa score na 122-119. Samantala, na-upset na naman nga po ang Los Angeles Clippers sa kanilang laro kontra sa Brooklyn Nets na nagtapos sa score na 129-120. Sa pagtatapos nga po ng mga nasabi nating laro, ang makukupunan na lang nga po ng Grizzlies, Blazers, Suns at Spurs ang nananatiling matatag sa pagkuha sa huling pwesto sa Western Conference at mukhang magkakaroon talaga tayo ng isang play-in tournament bago mag-umpisa ang NBA playoffs. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video ngayon. Once again, this is J-Zone TV. Thanks for watching, mga idol!